Ayan po. Magandang, magandang lalaki at babae po sa ating lahat. Hello vlog. Welcome to my guys. Batiin ko lang po ang aking mahal na ina. Ayan, no, si Nanay Edith sa Calamba, Laguna, kasama ng aking mga kapatid. God bless you sa inyong lahat dyan. Ayan. Okay. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay excited na ako. Excited na ako. TikTok this Christmas. Wow, ganda nito. TikTok this Christmas. Ayan po. Matatagpuan po natin. Ang scripture po natin ay sa Matthew chapter 2, 1 to 12. Samahan niyo po ako. Ating pong pagsalusaluhan ang salita ng ating Panginoon. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. When he had called together all the peoples, chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born, in Bethlehem in Judea. They replied, "For this is what the prophet has written: But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be shepherd by people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them an exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. The biblical Magi, or in singular Magus, na tinutukoy din po bilang tatlong mga matatalinong lalaki, o yung tinatawag din nating tatlong hari sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa tradisyon ng mga Kristiyano, kilalang mga dayuhan mula sa silangan na bumisita ito kay Jesus pagkapanganak niya, na nagdala o nagdadala ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ang mga ito ay regular na figurang tradisyonal na mga account ng pagdiriwang ng kapanganakan ng Pasko at isang mahalagang bahagi ng tradisyon ng mga Kristiyano. Si Mateo ang nag-iisa sa apat na mga canonical na ebanghelyo na banggitin ang mga magay. Iniulat ni Mateo na magmula sa sila mula sa silangan upang sambahin ang hari ng mga Hudyo. Hindi binabanggit ng ebanghelyo ang bilang ng mga magay, ngunit ang karamihan sa mga denominasyon Kristiyano sa kanluran ay ayon sa kaugalian na ipinapalagay nila na sila ay tatlo sa bilang batay sa pahayag na nagdala sila ng tatlong regalo o mga regalo. Sa silangang Kristiyano, lalo na mga simbahan ng Syriac, ang mga magay, ay madalas na bilang ay 12. 12 po pala pagka sinabi nating magay. Ang kanilang pagkakilanlan bilang mga hari sa mga susunod na Kristiyanong sulatin ay nakalink din ito sa Isaiah chapter 60 o 6 na po, versikulo 1-6, na tumutukoy sa mga hari na dumarating sa ningning ng iyong bukang liwayway na nagdadala ng ginto at kamangyan.
Ganon din po sa Psalm 72:11, na ihula na rin ito, na i-prophesy na rin. Ang sabi po, may all kings bow down to him, and all nations serve him. This is the prophecy of the kingdom of Christ, that all kings, all nations, will submit to his kingship. They will own him as their Lord and Savior. Naihula na talaga ang pagsilang ng Misaya sa Old Testament pa lang. Kaya makikita natin ang hiwaga talaga, ang galing, ang usay ng salita ng Diyos. And as we continued in verse 7, then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Makikita natin ang mga wise men. Dahil nga sila ay wise, dumaan muna sila sa hari kay King Herod para magpaalam na dumating sila. Kasi pag wise ka, matalino kang tao, may respeto ka rin sa iyong kapwa-tao, may paggalang ka, lalo't sa isang hari. Pero alam naman natin ang motibo ni King Herod na di naman talaga siya sasamba kay Jesus, kundi isa siyang insecure na leader. Naisip niya na baka mapalitan siya bilang hari pag dumating itong hari ng mga Hudyo, tinatawag the King of the Jews. Na-threaten siya sa pagkasilang ng Panginoong Yesus. Alam niyo po, marami din ganyan dito sa ating bayan. Ano po? Kaya kawawang minamahal na bayang Pilipinas, lupain ng Gintot Bulaklak. Napakarami din pong mga ganyang leader. Dahil sila nga ay hinarap din ni King Herod sa kanilang courtesy call sa hari. Alam niyo po, nagpauso talaga ng courtesy call. Walang iba itong tatlo. Itong tatlong wise men na to. Pagpapatunay lamang na sila din ay galing sa pangunahing pamilya o mayroon din silang tinatawag na royal blood. May dugong bughaw, ika nga. Napabibilang din sila sa pangunahing lipunan ang tatlong ito. At sa wakas, nakita nga nila ang tala at dun nga ang Panginoong Yesus ay nakabalot sa lampin, sa sabsaban, kasama ng mga hayop at ng kanyang ina na si Maria at amaing si Jose. Pero alam niyo po ba na sa lahat ng symbols ng Christmas o symbol ng Christmas ay ang lantern o parol ang totoong symbol ng Pasko at ito ay biblical? And take note, isang Pilipino ang naka-imbento niyan. Siya po ay taga Pampanga. Siya po ay si nanagngalang si Francisco Estanislao, na mula noon ang parol ay naging iconic symbol of Filipino Christmas. Kahanga-hanga talaga mga Pilipino. Ano po? Agalan niyo po, ang talagang totoo palang simbolo ng Kapaskuhan ay walang iba kundi lantern. At isang Pilipino din. Take note din po, ang kumanta ng ano po? Alam na alam natin lahat ito. Di po ba? Yung tala. Tala, tala. Ang ningning na mga tala ay nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala. O di po ba? Samantalang, ang Christmas light ay galing ito sa German tradition. Ang Christmas tree naman ay galing din sa German tradition. Ang Christmas carol galing sa England. Ang Christmas stocking ay galing sa Dutch tradition. Ang Christmas nativity cliché, ito galing sa Italian tradition, tinatawag nating sabsaban. Ang exchange gift, saan ito galing? Tingin ko wala. Ito ay galing sa Jewish tradition naman. Di po ba? Ang Santa Claus, ito ay from St. Nicholas, na ito, siya po ay si St. Nicholas, na ito po ay nauso noong 280 AD sa Turkey. Yun naman pong Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Ito po ay galing sa Chicago noong 1939. Ito po ay isang marketing assignment ng isang department store para makabenta sila. Yung pong snowman naman ay galing sa Netherlands. Ayun po, ang dami yung pong nalaman ha. Kaya salamat na lang sa Panginoon, ang galing ng mga Pilipino, tayo pinagkalooban ng Diyos ng ganoong talinong parang wise men. Na ang tala talaga ang totoong simbolo no po ng ang Kapaskuhan. Di po ba? At take note, Pilipino talaga yung nakatuklas ha. That's biblical. Tinan mo nga yung katabi mo kung wise. Tinan mo lang kung wise. O di wise ha, kaiba yung. Iba yung wise sa wise. Sa ating pagpapatuloy sa kwento, sabi ng verse 9, after they had heard the king, they went in their way,
And the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Ang ganda naman nun. Nang makita nila yung tala, ano po ang sabi? Sila po'y sobrang saya. They were overjoyed. Tala pa lang yung nakita nila. Sobrang saya na itong tatlong magay na ito. Tuwang-tuwa talaga sila. Napansin niyo po. Kapag nakita niyo yung maraming parol sa umpisa pa lang yung Christmas, no po? Pag ako dyan, dumadaan kami dyan na November pa lang, nakita namin. Pero ngayon, medyo dahil pandemya, ano po, konti yung nagtinda ng parol eh. Pero nung nakakita kami dyan sa May Molino, ang daming tinda ng parol. Naku, kakaibas doon sa tabi ng kalsada. Iba yung pakiramdam natin. Daming ako, lalo na ako. Ang saya-saya ng puso ko. Na kahit anong pinagdadaanan natin, ano po, dilubyo, maraming sakuna, marami pong bagyo na pinagdaanan tayo, ay nakakakita pa rin tayo ng kahit konting pag-asa. Na para bang nabuhay na muli ang iyong mga pangarap at nag-iiba ang iyong mood pag nakakita ka na po ng maraming parol. Para nagsisip ito, biglang meron kang joy na di mo mawari na nararamdaman. Tingnan mo nga kayang katabi mo ngayong gabing ito kung overjoyed ang kanyang nararamdaman. Di nga ba sa probinsya na napakaraming bituin ang makikita natin, no po, pagka maliwanag ang pag walang bagyo, maliwanag at walang kaulapan, maliwanag ang langit, kita natin yung mga bituin. Ano po yung nararamdaman natin? Di po ba may kakaibang sigla ang nararamdaman po natin? Dito po sa Manila, di mo mapapansin eh, na merong mga bituin dahil sa kapal ng usok o pollution eh. Pero sa mga probinsya nga po, pag tumingala ka, makikita mo yung mga bituin. At kapag nakita mo ito, nag-iiba ang iyong pakiramdam, nag-iiba ang timpla ng iyong dugo, nag-iiba yung blood chemistry mo po, nagkakaroon ka ng kakaibang pananaw sa buhay. Tumataas ulit ang iyong pananampalataya. Why? Dahil parang sinasabi sa inang langit, sky is the limit, no boundaries, all is possible. Unlimited, no po? Limitless ang kapangyarihan o ang biyaya ng Diyos. Unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin sa atin, ang tala. Kaya kapag ikaw ay sagad na, wala ka nang maatrasan, wala kang masulingan, nasusukul ka na, bibigay ka na, mag-give up ka na, tumingala ka lang. Dahil kapag ikaw ay tumingala, laging may himala. Ulitin ko po ha, kapag ikaw ay nakatingala, laging may himala. Maalala ko nga po si Amang Abraham, nung medyo nagdududa siya, sa binalita sa kanya ng anghel na magkakaroon siya na napakaraming anak kasing dami ng bituin sa langit. Medyo natawa po noon si Sarah. Si Sarah nga po kasi medyo, alam niyo naman po, medyo Jurassic na noon si Sarah. Wrangler na. Thunders na. Almost 75 years old na nun si Sarah during the time. Kumbaga, menopause na. No po, paano pa siya nga naman magkakaanak? Tingnan mo nga yung katabi mo kung menopause na. Ha, joke lang po. Yung iba naman po kasi, hindi naman sila menopause, pero parang menopause ang ugali. In Genesis chapter 15, verse 5, tingnan niyo po ito. He took him outside, sabi sa kanya ng anghel. Dinala daw po siya sa labas, and look up at the sky and count the stars. If indeed, you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Kaya kung medyo na-stress ka sa buhay, medyo nagkakaroon ka ng mga pag-aalala, ng mga doubt, bumababa ang iyong energy, labas-labas din ang bahay, pero mag-mask po kayo, ha? Mag-face shield kayo, dahil tumataas na naman daw po ang kaso ng COVID-19. At tumingala ka, makikita mo ang mga tala, sabay sayaw kayo ng tala-tala. Mapapansin mo, mag-iiba ka, mag-iiba yung pananaw, mag-iiba ulit ang iyong, tumataas ang iyong pananampalataya. Dahil naalala mo, bakat mo ang langit sa lahat ng pinagdaraanan mo. That nothing is impossible to those who believe. Wala bang palakpak dyan para sa Panginoon? Kaya sa ating pong pagpapatuloy, sabi po sa verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned their country
by another route. Nang makita nila ang bata, sila'y nagpatirak pa. Tiniklop nila ang kanilang tuhod at nakipag-usap, sumamba sa Panginoon. Alam niyo po, itong tatlong magay, itong tatlong haring ito, itong sinasabi nila nga tatlong matatalinong tao, sila po talaga ang nagpauso ng TikTok. Kaya ngayong gabing ito, pinapaalala sa inyo ng Panginoon, this Christmas, mag-TikTok ka. Ano po yung TikTok? Tiklop mo ang tuhod mo and talk to God. Amen. They bow down and worship Him, sabi ng Bible. Laging pinapaalala sa atin ng Diyos na palagi akong malapit sa iyo. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, palagi siyang malapit sa iyo. Just call my name and I'll be there, sabi ng Panginoon. Tuhod mo lang yan. Because ang tuhod lang ang pagitan natin sa langit. Itiklop mo ang tuhod mo. Tuhurin mo lang, huwag mong dibdibin. Kausapin mo lang si Lord. Mas madali nga siyang kausap kaysa dyan sa katabi mo. Kaya pagising mo pa lang sa umaga, makipag-usap ka muna sa Diyos bago ka makipag-usap sa iyong kapwa-tao. Kasi kapag sa Diyos ka, nagsabi ng lahat-lahat, ano po? Eh, walang sumpat. Wala kang maririnig na kung ano pa man. Dahil kapag sa tao mo sinabi, minsan di pa makapagpigil yan. Baka mga tiandila niyan, sabihin sa iba. O di kaya, baka, you know, magsawa siya sa iyo. Pero ang Diyos kailanman, kapag tayo po'y nakipag-usap sa Diyos, sabihin ang lahat-lahat ng nararamdaman natin, mapapansin po natin, gagaan po ang ating pakiramdam. Kasi kapag tayo nananalangin, ano po, hindi pa man nasasagot ang ating mga daing, ang ating mga panalangin para na rin nasagot dahil nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa loob ng ating puso o sa ating kalooban. Ang laking premyo yon ng pananalangin. Tawagan mo lang siya, anytime, anywhere, and He will be there. Tawag lang, hindi hinala. Kausapin mo lang. He's only a prayer away. Alam niyo po, nanonood ako nung kay Alan Kay eh. Iyak nang iyak siya doon sa bawal ang judgmental sa 8 Bulaga eh. Na parang maluluha na rin ako eh. Kasi alam niyo po yung patotoo niya nung sabi niya, dalawang comedy bars ang nagsara sa kanya ng pandemyang ito. At dalawa sa kamag-anak niya, kapatid niya yata po yun, namatay. Sabi niya, and then, mga ilang araw naman, siya naman po, nagka-COVID siya. At hindi po mild lang ha, severe po talaga. Alam niyo po, ang kanyang naging verse, naalala niya daw po na siya po pala ay anak ng Diyos at Kristiyano. Doon po sa Exodus chapter 15, verse 26. Ano po? Anong sabi? He said, if you listen carefully to the Lord, your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep His decrees, I will not bring on you any of diseases. I brought you on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Sabi niya, naalala niya yung salita ng Panginoon, I am the God that healeth thee. Yes, the Lord is our great physician, our Jehovah Rapha, our great healer. Tanong, kailan ka ba talaga pinabayaan ng Diyos? Kailan ka ba iniwan ng Diyos? Ano bang sakit ang hindi niya kayang pagalingin? Alam niyo po, walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng labi ay magsasabing si Jesus lamang ang Panginoon. Kaya po, sabi sa Jeremiah 33, verse 3, ano po? Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. You might not see it. You might not feel it. You might not understand it. But it's working. It's working together for your own good. Amen? Ituhod mo lang yan. Itiklop mo lang ang tuhod mo and talk to God. Ngayong gabi, kung may pinagdadaan ng kakapatid, tiklop lang, TikTok lang. Tiklop lang ang tuhod and talk to God. Because every time you get down your knees and open your mouth and speak, something is going to happen. Not because you have the financial might, not because you have the position might, not because you have a physical might, but you understood the power of prayer. Amen. And you know what? The demons are trembled and
hell get nervous? Kasi sa tuwing luluhod ka at mananalangin, nanginginig ang Diablo. Takot na takot ang Diablo. Natataranta siya sa tuwing mananalangin ang mga anak ng Diyos. Di niya alam ang gagawin kapag tayo nakaluhod at nakikipag-usap sa ating Creator of the Universe, the Author and the Finisher of our faith. Kaya i-TikTok mo lang yan. Tiklop mo, tuhod mo, and talk to God. Ay, alam niyo po, tuwang-tuwa ako dun sa kantang yung kinanta namin dun sa ano, sa isa naming Bible study dyan sa Adcon Peaks. Ano po yung sabi dun sa kanta? Ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano na walang pera ngayong pandemya, bibigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Ang mga Kristiyano na walang pera ngayong pandemya, bibigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. O di po ba? Bibigyan ka rin ng pera sobra-sobra pa. Kaya ngayong Paskong ito, kung wala ka mang pera, manalangin ka lang dahil may magagawa ang Diyos. Sa ating pagpapatuloy, hindi lang sila sumamba sa Lord. Nagbigay din sila ng dala nilang mga handog para sa mga bata, para sa bata. Sa Panginoong Yesus, they brought gifts. Gold, frankincense, and myrrh. Nakita nyo? Precious yung kanilang gift. Expensive yung gift nila kay Lord. Nakita nyo, bagay sa kanila yung gift nila. Dahil mga hari nga sila, ano po, bagay sila sa kanilang kakayanan. Mahirap naman kung hari ka, tapos ispasol lang yung dala mong gifts kay Lord. Di po ba? Parang hindi bagay. Kaya kapag naghahandog tayo sa King of Kings, ayon sa ating kakayanan. Kaya kung puto bumbong ang iyong i-offer sa Lord, wala namang masama doon kung puto bumbong lang talaga yung kaya mo. Pero kung may kakayanan ka naman, tapos ang handog mo sa Diyos, butong pakwan lang, parang hindi naman bagay. Para sa King of Kings and Lord of Lords. Amen. Minsan naman, pag nag-offer tayo kay Lord, ang cheap-cheap. Hindi natin pinaghahandaan. Pagdukot natin sa bulsa, pagdaan ng offering bag, sabi ni Lord, tinitingnan ng, alam niyo bang tumitingin si Lord pag nag-ano tayo, nagbibigay? Pagdukot mo, ay, tikit ng bus yan. Nakamasid si Lord kapag tayo naghahandog. Ano po? Kaya kung tayo po yung best gift, kagaya ng ginawa ng tatlong haring ito, gold, frankincense, and myrrh. Part talaga ng worship ay offering. Kasi anong ibig sabihin nun? Nire-recognize mo yung kingship ng Lord sa buhay mo. At kung mapapansin nyo, yan talaga ang original na Pasko. Ang original na Pasko, walang asking, giving lang ha. Take note, ang original na Pasko, puro giving, walang asking, walang receiving. Alam nyo ba kung bakit tawag sa kanila ay wise men? Hindi lang dahil they knew the star o matagal na nilang nakikita yung tala. Ano po na yun ang ibig sabihin ng pagsila ng Panginoong Yesus? O di kaya hindi lang nila alam, hindi lang alam nila na marunong silang magbasa, they read and interpret the heavenly bodies. Maaaring ganun nga sila katalino. Sina Baltasar, Melchor at Gaspar. Ang ibig alam niyo po ang ibang tawag kay Gaspar ay Casper, the friendly ghost. And a joke lang po. No po? According to Western Church tradition, si Baltasar daw po ay often represented as a king of Arabia or sometimes Ethiopia. Si Melchor naman po as a king of Persia and Gaspar as a king of India. Si yung po palang tatlong yun, kaya they came from the East. Ano po? Bakit sila wise? Bakit nga wise itong mga ito? Nalaman nila na isinilang si Jesus? Yes, of course. Alam niyo ba kung bakit talaga matalino sila? Ano ang dahilan? Bakit sila matalino? Ang makahula po, dalawa po ang gifts ngayong Paskong ito sa akin. Sige, bakit sila wise? Ah, sino, may nag-ano na ba? Wala pa. Wala pa? O sige, ano niya, i-message nyo ngayon dito, live ito, nakikita ko. Bakit sila wise? Ah, o bibigyan ako ng ilang segundo, bakit kaya wise itong tatlong ito? Wala pang sumasagot hanggang ngayon. Ang tagal nyo mag-isip. Ha? Sirit na? Sabihin ko na ang totoo, bakit sila wise? Wala pa rin. Delayed. Ayun lang. Sige, sabihin ko na ang sagot kung bakit ito wise ang tatlong ito, kung bakit talaga sila matalino.
Kaya sila matalino, hindi lang dahil magaling silang magbasa ng heavenly bodies, hindi lang dahil nakita nila yung stars, hindi lang dahil nalaman nila kung saan talaga ang tala nakalagay, kundi itong tatlong ito, ano sabi? Si Vanessa Iburan, sabi niya, kasi sumunod sila sa anghel. Well, given na po yun. May iba pa bang sakot? Okay. Ito talaga po ang sagot. Kaya sila wise, dahil hindi sila nagpalabunutan. Hindi sila nag-exchange gift. Hindi sila nag-criss-kringle. Hindi rin sila nag-monito-monita. May nakita po ba kayo doon? Walang nagsabi, tara, tara, mag-exchange gift tayo, Baltasar, Melchor, o Gaspar, alika, akin na yung gold mo sa itong frankincense ko. Walang ganon. Kasi alam niyo po ba, nakaka-stress po yung exchange gift. Nakaka-pressure yan. Bakit ko nasabi? Meron akong karanasan yan po. Christmas party ng mga youth sa Mindoro. One time, pagkatapos nilang, bago sila mag-Christmas party, ang saya-saya pa nilang lahat. Nagtawanan, masayang lahat, nagpalitan ng regalo, at talagang masaya. Alam niyo po, pagkatapos ng Christmas party, may dumating sa aking kabataan, sa pastoral house ko, kinatok ang pinto ko, talagang hangos, at umiiyak at nagreklamo, Pastor! 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 Bakit? Paskong Pasko, umiiyak ka. Eh kasi, Pastor, usapan namin 300 pesos. 300, Pastor, ang usapan naming laman ng regalo. Tingnan mo itong nabunot ko, Pastor. Ano? Ano nga nabunot mo? Ang nabunot ko, isang sachet ng shampoo at isang sachet ng toothpaste. Abot ba ito ng 300? Ay, sabi ko sa kanya, Paskong Pasko, nagkukwenta ka. Sabi ko, alik, kumuha ka ng calculator, kwentahin natin itong isang sachet ng shampoo, pumunta ka doon sa tindahan ni Sister Noni, kwentahin mo, natanggap mo ito. At kahit anong gamitin natin calculator, hindi talaga aabot ito ng 300, kahit gaano pa ka high-tech. Eh di, Pastor, itong ibibigay ko sa iyong gift ngayong Pasko, hindi ko na ibibigay sa iyo dahil wala naman palang asking doon, kundi giving lang. Again, may sinabi akong ganon? Wala akong sinabing ganon. Kung may regalo kayo sa akin, ibigay nyo. Ang point, kaya wise men, hindi sila, nung nagbigay sila, hindi sila nag-expect ng balik. Dahil ang tunay na pagbibigay ay hindi naghihintay ng kapalit. Giving lang sila. Wala silang receiving. Wala silang asking. Kaya kung ayaw mo ma-prostrate ngayong Paskong ito, magbigay ka na lang. Kung may babalik, salamat. Kung wala naman, salamat din. Pero huwag ka nang mag-expect. Dahil ang totoong pagbibigay again, hindi na nag-expect ng balik. At kapag ikaw ang nagbigay, ibig sabihin may kakayanan kang magbigay. Dahil pinagpala ka ng Diyos ngayong Kapaskuhang ito. Sabi ng Bible, it's better to give than to receive. At bakit ganun? Pag mayaman ang binibigyan natin, ang ganda-ganda at mamahalin ang laman ng regalo natin. Pati ang wrapper natin, yung pambalot natin, talagang bongga. Ginagandahan natin. Bakit? Bakit pag binigyan ko, pag ako nagbigay sa inyo ng regalo, tapos tawel lang na may sulat na good morning at Chinese ang sulat, malungkot kayo. Bakit? Bakit pag ang laman ng regalo nyo, branded like Louis Vuitton, Gucci, Prada, Hermes, ano ba yun? Hermes pala, etc. Talagang tinatago nyo, talagang appreciate na appreciate nyo. Bakit? Bakit ganun? Samantalang kung bile ko ay tira-tira na candy ang binalot natin, hindi natin pinapahalagahan. At kung mapapansin nyo, yung tatlong wise men ang nagbigay. Alam nyo kung bakit? The gift giving was done only by visitor. Sila ang dumayo, sila ang nagbigay ng regalo, yung tatlong wise men. Ang namamasko ay yung dumalaw, hindi yung dinatnan.
tayo naman sa kultura natin, sa tradisyon natin. Kapag nagkaroling tayo, tayo nangihingi sa pinupuntahan natin mga bahay. Pwede bang tapusin na natin yan? Parang form yan ng corruption eh. Tapos kakanta pa tayo, sa may bahay, ang aming bati, Merry Christmas, ang aluwalhati, ang sanipo ng pagparito, hingi po ng Aguinaldo. Mas maganda ko sana, baligtarin rin natin, ang sanipo ng pagparito, magbibigay ako ng Aguinaldo. Pagkatapos, pagka konti lang yung bigay natin, ang binigay sa akin, kakanta ulit tayo, thank you, ang babarat ninyo. Oh. Tapos yung iba pa, di abibigay, ababato bahay. Ano yun? Pag ikaw nagpunta sa may bahay, nang may bahay, ikaw dapat ang may dala. Kasi hindi naman nila inaasahan na darating ka. Nagkakagulatan tuloy. 20 tuloy yung naibibigay sa'yo. Aba no, may nagkaroling kay mama. Naggalit sa kanya dahil 20 lang daw ang binigay niya. Oo. Kwento niya sa akin yun. At nagpakilala pa na anak siya ni General Bato. Kaya sabi nung ano, ang babarat ninyo. Eh, hindi nga nila alam na darating ka, biglaan ka, eh, surprise, mamamas ko kami. Tapos isang kater, baka yung dumating, magkakamag-anak. Eh, ngayon, bawal na magpunta sa bahay-bahay, ha? O, binabalaan ko kayo, bawal na ngayon yan. Kahit kayong magkamag-anak, magkapit-bahay para mag-video okay. Bawal na rin kasi yung laway daw po tumatalsik doon ng malayo kapag tayo kumakanta ng My Way at saka Mr. Lonely. Kaya nga mga Pilipino, ngayon kakaiba na, ang tataba ng utak, nakagawa sila ng paraan. Ah, hindi pala pwedeng magkaroling ah. Eh ngayon high-tech na. Para nagkaroling sila, kapag damasko sila, online na din. Nakatanggap ba kayo ng ganon? Sabi nila, di pwedeng magsama-sama ngayon ha, di pala pwedeng makapagdamasko ha. Yung Christmas song nila, papadala sa'yo sa messenger mo. Halimbawa, ang Pasko ay sumapit. Pagkatapos mo pong kantahin yung Pasko ay sumapit, babasahin yung kanta. Sa huli po, may note po yon nakalagay. Please, pwede ba i-gcas mo na lang o i-paymaya mo o kaya social ka, paypal mo na lang pag nasa abroad ka? Nye! Alam mo, nakagawa sila ng paraan. Ang taba ng utak ng mga Pilipino. Akala mo yon? Akalain mo yon? Akala natin nakaano na tayo eh, dahil pandemya, yung pala nakadiskarte pa rin. Talagang mahuhusay ang mga Pilipino. Pero kung wala ka namang ibibigay ngayong kapaskuhang ito dahil pandemya, kung dati ikaw ay si Santa Claus, ngayon alisin mo na ang si sa Santa Claus. Kung dati kang Santa Claus, ngayon ikaw ay laos na lang. Because the true spirit of Christmas is voluntary. Hindi pinilit, hindi may stress, di ginulat, hindi pinersa, di inobliga. Ang pagbigay ay voluntary, kusang loob, magbigay ka ngayong Pasko. Mas masaya yung ganon. Mas masarap tanggapin. Mas malaki pati ang bigay pag voluntary kapag hindi, at lalo't hindi pinilit. Hindi yung, huy, Pasko ko ha. Walang ganyan nun. Parang may patalim na nakatutok sa tagiliran pag ganon eh. Parang hold up eh. Christmas is giving, not receiving. Alam mo, may hinihanda ako ngayong Pasko para sa'yo. Ang ganda nung ganun, no? Alam mo, matagal kong pinag-isipan ito. Plinano ko ito. Ganun dapat. Ang sarap noon. Plinano ko ito. Ibibigay ko sa'yo ngayong Pasko. Ang sarap nung tanggapin. At sa nagbigay, masarap din ang pakiramdam. Huwag yung parinig, bikinimen, pamasko ko ngayon. Waho! Kaya kung mapapansin ninyo, dumarami ang magnanakaw kuwing Pasko. Mga hold-upper, snatcher, bike-napper tuwing Pasko. Kasi, pwersado. Pwersado, o kaya, by force, magbibigay dapat sila. Nakakapagbigay sila ngayong Pasko. Sobrang traffic, napansin nyo? May tinatawag kasing Christmas rush sa Divisoria. Nandun na nga si Secretary, di ba sabi ko last week, nandun na si Secretary Duque at saka si Yormi. Hindi ba pigilan ng tao? Para ano? Bakit magki-Christmas rush? Bakit magdi-Divisoria? Eh, basta, mamimili kami regalo. Ha? Sinabi mo sa'yo tuwing Pasko, magregalo ka? Walang ganon. Walang nanghihingi sa original na Pasko. Kusang nagbigay, gold, frankincense, and myrrh. Kusa silang nagbigay sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, si Lord naman kasi ang unang nagbigay. John 3:16, ano po ang sabi? For God so loved the world, that He gave His only, His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish,
but have everlasting life. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kung yung buhay niya ibinigay niya, kung yung eternal life ibinigay niya, yun pa kayang handa mo ngayong Pasko ang hindi niya ibigay. Amen. Sometimes, when we pray, it seems we don't see the movement and looks like no result, parang walang resulta, parang hindi nagmo-move. But prayer moves mountain. Prayer changes the situation. Prayer has the power to break the yoke of the enemy. Pray, pray, pray ka lang ngayong Pasko. Mag-TikTok ka lang. Because we do believe that God holds the future, even though we don't know what the future holds. Kaya kung ikaw man ay nasa isang mahirap at masilimuot na kalagayan, tiklok mo lang ang tuhod mo and talk to God. Lagi nating panalangin, Lord, alisin mo ako sa ganitong kalagayan. Baligtarin kayo natin. Minsan, alisin mo ako sa ganitong financial problem ko. Alisin mo ako sa magalong relasyong ito. Lord, alisin mo ako sa ganitong sakit na pinagdaraanan ko, etc. Pero you know what? Minsan, hindi inaalis ng Diyos ang tayo sa ganung kalagayan kasi gusto ng Diyos na makapasok siya. He wants to come in kahit sa anong kalagayan na meron ka sa iyong buhay. Dahil ang himala ay hindi yung alisin ka sa mabigat mong sitwasyon, kundi sa panahon ng crisis ng buhay mo, sa mabigat na pinagdadaanan mo, nandun ang kanyang presensya at pagsama. Para madaman natin ang kapahingahan sa gitna ng ating bagyong pinagdadaanan, we need this holy presence. Bakit di natin baguhin ang ating panalangin? Not to change us, not to change the circumstances, but to change us para baguhin tayo. Sabihin natin sa Lord, I will come and bow down before your presence, Lord. And let your presence be the joy in the midst of trouble. Hindi ba magandang panalangin yan? Help me to learn, help me to grow, increase my faith, Lord. Di ba yan po ang tamang panalangin? A hope when I am discouraged, a strength when I am weak, and peace in the middle of the storm. And Lord, I want to enjoy this Christmas season even in the midst of pandemic. Not because of the material things na hinahangad ko na magkaroon ako ngayong Pasko, but because of your holy presence na sumasa akin. Let's TikTok this Merry Christmas. God bless us all. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, that you gave your only begotten Son, that those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. The best gift na binigay niyo po sa sangkatauhan, ang iyo pong bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat na nakikinig, those who are listening and watching to this FB Live, Lord, bless them with eternal glory. Bless them, Lord, with eternal life. Tanggapin kanila, Lord, bilang sariling tagapagligtas at Lord ng kanilang buhay. Sapagkat ang the best na regalo ngayong Pasko ay ikaw, Panginoon. The reason of this season, walang iba, kayo po, Panginoong Jesus. Salamat po, in Jesus' name. Amen.